Hi guys! Welcome dito sa aking channel. This reading is for Fire Signs, Aries, Leo, and Sagittarius. This is a love reading for Fire Signs. Let's get your energy. So we have here the Justice card. Gusto mo ng balance and justice. Gusto mo ng justisya dito guys. Maring sa person mo, no? Na parang naglalagay ka na ng... nagsiset ka na ng rule, kumbaga dito, na gusto mo yung may fairness sa inyong dalawa, no? Nagsiset ka na, naglalagay ka na ng rule, or nagsiset ka na ng rule dito para hindi maging unfair yung situation sa inyong dalawa. So, mari yung person mo dito ay hindi nagiging fair sa'yo, no? Para sa'yo, gusto mo yung fair, yung, or may balance sa inyong dalawa. Gusto mo yung fair yung situation sa inyo ng person mo. Kasi, yung person mo, binitray ka ng person mo dito. So, gusto mo ng justice. Gusto mo gusto mo ng fairness, no? Gusto mo, nung sinaktan ka ng person mo, binitray ka ng person mo, gusto mo mangyari din yan sa person mo. Gusto mo mabigyan ng leksyon yung person mo. Gusto mo makarma yung person mo. Let's see kung ano nga ba mangyayari dito sa person mo. Binitray ka. Mukhang yung person mo, guys, ay kalmado, no? Kalmado kahit na ganun yung ginawa niya. At mukhang nag-iisip to, guys, no? Mukhang nagmumuni-muni, no? Iniisip niya yung mga ginawa niyang pag-betray sa'yo, ginawa niyang panuloko sa'yo, no? Mukhang natinik yung puwet nito, guys. What else? Ayun. Meron talaga siyang ano, mukhang parang natinik siya ba? Parang ganun ba? Siguro nung kumain siya ng isda, natinik siya. Na-realize niya yung pagkakamali niya. Kung gaano siya kadimunyo. Ayan. Ayun. Na-realize niya ito yung mga pagkakamali niya, guys. Ayun. So, gusto niya ng union. No? Gusto niya magkaayos kayo. Pero meron pa siya mga toxic behaviors dito eh. No? Kahit naka-realize siya ng mga pagkakamali niya dito. Parang wala siyang hiya. Parang kapal ang mukha nitong person na to. After kanyang i-betray, gusto niya pa ng union sa'yo. Gusto niyang, parang tingin niya, parang andali lang bumalik sa'yo. Parang gano'n yung tingin niya. Kasi nga, masyado yung bilib nito sa sarili niya, no? Kampanting-kampante sa kagwapuhan niya o kagandahan niya, no? Yung bilib na bilib siya sa sarili niya, no? Parang na-overconfidence ba? Baka na-overdose tong person mo, guys, sa gamot. So, ayun. Let's get more clear. Ano ba yung feelings ng person mo towards you? O, ayaw niya na daw na gumawa ng kalokohan sa'yo. Ayaw niya na daw na mang-take advantage or manamantala or manlamang sa'yo. Or gumawa ng unfair na bagay sa'yo. Ano ba yung thoughts niya? Ano ba yung iniisip niya towards you? Mga motives niya, binabalak niya sa'yo? Gusto niyang magkaayos kayong dalawa, guys. So, nalulungkot din siya, no? Kahit pala may pagka-demonyo, nalulungkot din kapag nawala yung taong nakita niya na minahal siya, no? At gusto niya mag-grow yung inyong relationship, no? May chance pa sa inyong dalawa. Yun yung iniisip niya, nalulungkot din siya, guys. Gusto niyang... kumbaga sa halaman, diligan yung halaman para mag-grow back. Parang ganun ka. So, what else? Para magkaroon ng fruits, no? Para maging masaya siya, no? Para maging masaya kayo, no? Para ma-enjoy nyo yung life together. Let's get more time. Ano ba iniisip niya sa'yo? Ayun, lalabas. Ayun. Feeling na to person na to, iniisip niya, tingin niya, guarded ka dahil sa ginawa niya. Guarded ka na hindi ka basta-basta makausap or hindi ka ganun ka madaling ma-approach ba
Pero talaga may pagkamakapal ang mukha nito. Gusto niyang, tingin niya, pagka gustuhin niya, no, madali ka lang niya makuha ulit eh, no? Masyadong bilib sa sarili ang person na to. So, baka nakausap ka na niyan, pero baka guarded ka. So, yun yung iniisip niya, na guarded ka. Pero gusto niya ng union sa'yo. Yun. Alam niya kasi na kaya-kaya ka lang niya. So, ayun guys. Ano ba yung feelings towards this person? Meron siyang mga addictions. Ay, nadadala ka ng emosyon mo dito guys. You're feeling trapped sa person na to. Na parang hindi mo siya ma... Nahihirapan ka siya. Nahihirapan ka sa kanya. Pero parang para ka nakatali sa person na to na hindi, parang ayaw mong lumayo, no? Kahit na you feel stagnant. You feel na parang walang improvements yung buhay mo dito sa person na to. At mukhang full of anxiety ka pa sa person na to. Pero tingin mo parang nakatali kay hindi ka makaalis-alis sa person na yan eh. Ayun, no? Nadadala ka ng emosyon mo guys, no? Nakukontrol ng emosyon mo yung isipan mo. So, yung iniisip mo sa person na to. Ano ba iniisip mo sa person na to? Kasi pag gaganitong card din guys, manipulative din yung person mo. So, magaling siya when it comes to sa words, no? Sa mga sinasabi niya sa'yo. Pwede kayong paikuti-kuti, no? Pwede walain. Tingin mo yung person mo ay masyado mong minamalit yung sarili mo dito guys. Mukhang manipulado ka talaga ng person na to. Minamalit mo yung sarili mo dito. Masyadong mataas yung tingin mo sa person. So let's see kung ano yung possible outcome for the both of you. Success. Mukhang kasi you are the lovers. Lovers talaga kayo na mahal mo talaga kasi yung person mo eh. No? Kahit gano'n na may negative behavior siya, no? Tingin mo hindi ka makaalis-alis sa kanya eh. No? And mukhang magkaroon ng union sa inyo guys. Maging successful yung person mo dito na makipag-ayos sa'yo. Pero meron pa siyang toxic behavior na dapat tanggalin sa sarili niya. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga bagoan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun mo notified kayo sa masunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading na ito.